Hello guys, this is Rose from my home and garden. Ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong araw na ito ay kung paano ko ginawa at nagawa ang ganito kagandang succulent sa creation sa isang broken pot. Tara, mag-repair. Hi, this is Rose from my home and garden. At kung may fashion kayo na kagaya ko sa pagtatanim, tara, magtanim tayo. Good days, guys. Kumusta na? Nakita niyo ba itong aking pot? Di ba ang ganda-ganda nitong terracotta na to? Ang tibay niya, solid. Solid terracotta. Pero nabasag siya. Ayoko namang itapon as usual. Kaya ito, sabi ko sa hubby ko, i-retouch mo yung paint niya para gumanda yung kulay niya. And then, yung mga piraso, ganun din, gawin mo. And then, ito. Kasi, out of this broken pot, gusto ko siyang pagandahin. Gusto kong magamit kahit sira na siya. Ayokong itapon. Kasi, kahit sa pinakamapangit, kahit sa sira na, pwede pa naman. Pwede siyang pagandahin. At dito po tayo ngayon sa recycling terracotta pot. Succulent arrangement. Keep Ayan guys, start na tayo. Medyo malaki yung hole niya, kaya gagamit ako ng rocks on the bottom. Small rock lang po ito. Rocks. Yan, pinili ko to para hindi ma-stack yung tubig dito. Yan. At the same time, magkaroon na rin siya ng strut doon sa bottom. Matibay na rin siya. And then, ang aking pong mixed soil, nabibili ko to sa Bunnings. Hindi ko pa na-experience gumawa ng sarili kong soil mix so far. Okay naman po yung soil sa Bunnings. Yan. Pinapakita ko rin sa inyo yung aking mixed soil. Buhaghag siya. At the same time, nalagyan ko na rin siya ng slow-release fertilizer. And then, ito, yung broken pieces. Ganyan. Then, yan ko rin siya. Alam niyo magaling tong ano, tong umiikot-ikot na to sa pag ano mo, paggagawa mo ng succulent arrangement kasi hindi mo na kailangan ipihit mismo yung pinaka ano niya, paso niya, yung ano na platters na mismo. Yung parang sa round table, yung umiikot. Nabili ko siya. So, sabi ko, it's quite convenient pag gumagawa ka ng arrangement. See? Ikot siya. Kita-kita niya naman, broken pieces na inano lang. Talagang ni-refer lang yan ng aking hobby. Pinanturahan niya para magmukhang bago. Mamaya guys, hindi niyo na yan makikilala. Alam niyo, ang magaling ako mag-refer ng sira at para maayos. Hindi ako si Tapo ni. Lalo na po ngayon, mas maraming magagandang nagagawa sa mga recycle. Kagaya nitong pot na to. Ang ganda niya pag nagawa ko to. And then yung last piece, dito ko siya prepared. Kasi gusto kong gawin siyang 3-layer. Yan. 'Di ba? Ayan guys. Siguro may idea na kayo, no? Paano ko siya gagawin. And then, punuin ko lang siya ng soil. Ayan siya, guys. Medyo napuno na natin siya ng soil. Ayan. Pardon the mess. And I think good enough na to. And then,
clean up tayo konti. As usual, ang aking brush, makeup brush. Walang tapon, walang sayang. Mahirap magtapon eh. Mahirap may masayang. Kailangan bawat bagay papahalagahan natin. Lalo na sa panahon ngayon. Pandemic, lang na. Wow, that's good now. And then guys, as usual, pag gumagawa ako, inuuna ko na muna to. Kasi para makikita ko yung distance niya. Itong broken pot na to na i-recycle natin to succulent arrangement, gusto ko siyang gawing castle house. Yan, dito siya. On top. Diyan siya. And then, may-ari ng castle. Iba ang ganda niya. Dito siya. Si Lady White with rabbit. Yan. We start from here. Okay guys, let's go. Let's do it. As usual guys, pag gumagawa ako, hindi nawawala si Black Prince. Ang ganda niya kasi eh. Tsaka maganda siya talaga dito on top. Dahil pag habang lumalaki siya, and then depende sa sunlights na and ito naman si Echeveria Chichuana. Yan, magkatabi sila ni Prince Black. Ang ganda. Itong cute nito eh, kasi ang dami niyang mga babies. Chickens nga ang tawag sa kanya eh, ng iba. Kasi para siyang inahing maraming inakay. Then, ito si Pinwheel. Ito guys, ang succulent. Si Pinwheel, ang succulents na hindi namumulaklak. Pero, iba-iba rin siya talaga ng kulay. Depende sa sunlight. Yun ang napag-aralan ko sa mga succulents guys eh. Depende sa sunlight talaga at sa stress ang magiging kulay nila. Ito naman si ghost plant o si rubber succulents. Hindi rin siya nawawala sa creation ko. Yan. Fragile siya. Ingatan nyo. Palis-palis. Then, at saka I love itong chani na to. Binili ko siya sa purple. Ito naman si Echeveria Secunda. Yan. Nanganganak din to. Ang dami niya rin babies. Tapos yung bulaklak niya. Inilagay ko na nga pala guys dun sa akin designated na propagation ng mga flowers. And see how it goes itong spring. Update ko kayo sa summer. Ito si Campfire. Bigay lang to sa akin ng friend ko eh. Na binilan ko ng mga ibang succulents before. And then binigyan niya ako nun. Ito si Pygmy Weeds. Ito din, ang ganda nito guys. Ang dami niyang anak sa ilalim. One day nga naisip ko guys eh, bigyan sila ng isa-isang pot and then gawa ko ng exhibit. What do you think guys? Comment down below. Si rubber ghost plant, another one. Si ghost plant. Dito siya sa paa ni White Lady. Sa paanan. Nang puting dilag. Si Ghostbuster. No? Ghost plant yun, guys. Alam nyo naman ako, laging pakuwele pag gumagawa. To si mga stone crops. Gustong-gusto ko to. Yan yung mga anak nung nasa taas, guys. Na inuna kong nilagay kanina. Doon sa first layer. Yan, mga baby niya. Lagay ko siya dito. Kasi pagka medyo lumaki siya, ang ganda niya dito sa edge na to. Kaya gusto ko sila dyan, guys. Ihilera ko silang tatlo dito. And then, ang ganda nito pagka na-settle sila dito. Anyway, guys, bala kong update kayo sa lahat na aking mga creation. Gagawin ko sila ng file. Sinama ko na rin, guys, si Burustail. Para pag humaba sila,
magkakaroon sila ng parang nakalaylay-laylay dito sa edge na to together with these stone crops na succulents. Ang ganda nito, guys. Update ko kayo. No worries. Ganyan naman talaga pag mag-umpisa, medyo maliliit lang muna and then grow. Ayan, si cacti jade plant, dito din siya. Lucky. Kasi itong guys, itong nilalagyan ko ito ng mga gilid-gilid, ito yung fat way. Kung baga, para makakit ka dun sa itaas, kailangan may fat way ka. At kaya yan na nilalagyan ko sa gilid-gilid lang. Gustong-gusto ko yun eh. Kaya nga, dito din sa akin, dito naman sa bahay ko, ito si dwarf mistletoes. Dito naman guys sa bahay ko, sa garden ko, ang pathway ko, puro nakahilera, puro jade plant. Mula dun sa gate hanggang sa paglabas. Diba nakita nyo naman guys? Ito, okay na siya. Dito naman tayo sa back. Palis-palis. Palis-palis, lagay. Yan, ikot. Gustong-gusto ko to talaga, guys. Yan. Si Lebeboria. Lebeboria. Meron ito sa Pilipinas, eh. Ang lalaki sa Pinas, pero dito ang liit lang. Or baka sa maliit na pot ko lang nalalagay, kaya maliit lang. Ayoko silang masyadong lumaki. Another stone crops. Yan dyan siya. Sa taas. Kasi yun yung mga lumalaki. Yan. Sila yung magiging talagang on top dyan. Sila yung malaking slot nila dyan sa taas. At pag yung nag-baby sila dun sa gilid-gilid guys, magda-draft sila dito sa second layer. Which na ang ganda ng ano, arrive. Yan. Dito din siya. Si Casula. Casula camphor, yan. Guys, ito, nag-iiba-iba din ito ng kulay, depende sa sunlights. Puro babies yung mga nilalagay ko dito sa pathway. Yan, puro casula. And then, yan, babies yan. Diyan lang sila. Maliit lang yung area nila. Maglalagay na tayo. As usual, yung favorite ko, si zebra. Zebra plant, doon siya sa taas. Doon siya. Kasi mas bagay siya dun. Yung kasing taas, guys, ang pinakamalaking slot at pinakamadaming soil. Lagay ko to sa likod. Si another ghost plant. Sa likod siya ni Lady Selena White. Diyan. Diyan sa likod. Si ghost plant or rubber succulent. Yan ang kanyang identification name. Yan. Diba? Ang ganda nitong plate na to, yung umiikot. Nabili ko lang siya ng $10 sa reject shop. String of pearl. Ito siya. Dito ko siya pinili, guys, sa may pinaka-edge nito. Para pag-drop niya doon, makokoberan din yung edge nung reconnect ko na broken pot. Ito, lagyan ko siya ng gold dust, petrol sedum. Dito siya. Ang ganda nito, guys, kasi nag-drop to eh. Tapos, doon ko siya gusto sa mga singit-singit na yun. Kaya doon ko siya talaga sinisiksik. Mabilis lang itong buhayin. Yan. Lagyan ko ng konting rock. Yan. Nakaka-relax. Ang ganda pa ng araw. Mag-i-spring na kasi guys, kaya ang ganda na papansin nyo, dati pag winter, ganitong time, madilim na dito sa aking creation slot, pero kita nyo ngayon, sunny pa. I love spring. Sa lahat ng season dito guys, pinakagusto ko ang spring season. Lalo na sa ganito nagki-create ako. Yan. So, ang iba pa nitong meaning, name nitong ano to, gold dust na succulents. Pero alam nyo naman, ginagamit ko lagi yung ID nila. Kasi baka yung iba makompuse eh. Another string of pearls sa back para pag drop niya, okay na okay siya guys. Pag gumagawa kayo, titingnan nyo na rin. Ikot-ikot din. Para in your mind, kung ano yung gusto nyong idagdag,
Wala pong rules sa paggagawa ng creation. Kung ano yung tingin nyo na maganda, guys, yun yung gawin nyo. Kagaya lang ito ng ginagawa ko. Kung ano yung maganda, yun ang gagawin ko. Sa likod, yan, maglalagay din ako si Star Cactus. Meron akong pot nito, guys, na sila lang talaga. At talaga na accumulate nila yung isang pot talaga. Ang ganda nito, pag solo lang siya. Dito ko siya nilagay sa likod kasi pampatibay na rin siya nung castle. Kasi para din siyang nagiging rock eh pag lumaki na sila. Kaya pinili ko sila, guys, sa likod. Pampatibay din nung castle ng foundation nila sa likod. O, diba? Double purpose. Kapag alam mo na yung ID at saka yung pagka succulents nila, alam mo na kung saan mo lang sila ilalagay eh. Ganyan yung napag-aralan ko sa pag-create. And then, as usual, ang favorite part ko, paglalagay ng mga rocks. Yan. Singit-singit kay Kasula. Para talagang nagla-landscape ako. Ganon din kayo, guys, pag gagawa kayo. Parang isipin nyo, gumagawa din kayo ng talagang landscape or talagang bahay. Talagang nakikreate kayo. Ito lahat eh. Ano yun? Ideas nyo yun. Tapos and then yun. Yun yung i-implement nyo para makagawa kayo ng inyong succulents creation. Ito ang favorite part ko, yung naglalagay na ako ng bato-bato. Kasi alam ko, tapos na. Tsaka nandito yung ganda eh ng paggawa ng mga creation sa pagdi-design ng mga stone. Ang ginamit ko ngayon, hindi siya puti, kung hindi yung parang assorted colors ng rocks para may ano siya, parang may pinaka combination ng kanyang landscape kumbaga. Kasi mamaya ang gagamitin ko rin dito ay sand quartz, yung parang ano naman, nude naman. Parang kumbaga nandito tayo sa nude beach, no? Sorry. Sa ano lang? Ano lang yan, guys? White sand. Much better, isn't it? Yan. Singit-singit. Alam nyo naman yung succulent by nature sa mababato, sa mga mabubuhangin. Pampatibay. Gustong-gusto nila ang mga rocks ng mga succulent for some reason. Kaya singit-singit talaga yung pinaglalagay ko talaga sila. Pinaglalagyan ko sila when I'm finished. Okay. Let's have a look, guys. See how it goes. Pero meron pa to eh. Uubusin ko na, guys. Madami pa naman ako dun sa likod eh. Para protect na rin dito sa dwarf na succulents na to. Yan. Harap ko na sa inyo, guys. Ito lang ang compi niya. Ayan. Singit-singit pa rin. Depends sa inyo, guys, kung gano'ng karaming stone. Basta ako gusto kasi as masasaykin eh. Kung marami naman akong pebbles, dagdagan ko sila. Ayan. Ang favorite part ko na din, ito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys, kaya nilagyan ko sila kanina ng malalaki na pebbles. Kasi ito like a sand talaga. White sand. Ang kanyang dadaanan dahil siya si White Selena. So, white sand din siya. Ayan, ganyan. Ang ganda nito, guys, crystal siya. Para talagang white sand siya talaga. Tapos makintab-kintab. Kaya nga siguro tinawag siya na sand quartz. Ganyan siya. Ayan. Diba? Ang ganda. At ito yung favorite part ko. Ginagamit ko din to, guys, sa tetarium na on top nila, layer. Ayan. Kaya maliliit sila eh. Maganda din to, guys, sa ano, mga small plants na talagang pang creation nila. Yan. Finished product, guys. Si Bugs, favorite. Pag nakita na naman to ng apo ko, kukunin na naman nila. Gustong-gusto nilang kalikutin yan. Ayun, si Bugs. Dito, para mukha talagang realistic. Ating creation. Konti-konting props, konti-konting
drama dito sa ating creation para magmukhang realistic siya. Diba ang ganda ng pathway? Oh my goodness. I love it. Ang ganda. Nakakatuwa pag nakagawa ka ng isang bagay out of, you know, hindi siya kagandahan nitong path na ito, kagaya nito. Broken path lang, oh. Pero tingnan niyo sa likod. All throughout. Yan. Kahit sa likod niya, full of succulents and decor. Yan. Finished product na tayo, guys. Hope you enjoy this one. Oh, di ba? Ang ganda niya. Kaya huwag kayong magtatapo ng basag na paso, guys. Gagawa natin ng remedyo yan. Finished product of Queen Selena present. Kung nagustuhan nyo ang ginawa natin sa hapong ito mula po sa isang broken pot, ayan na po siya. Ganyan na siya kaganda. At kung na-inspired po kayo o nagustuhan nyo ang ating ginawa ngayon, lalo na po sa mga katulad ko na may passion sa paghahalaman at pagtatanim, consider subscribe po sa aking channel. At ako po ay nag-upload ng aking mga video most 3 times a week at para ma-share sa inyo ang aking mga creation, ang aking passion sa paghahalaman. Kaya po magkita-kita tayo dito. Maraming salamat po, guys, and see you then. God bless.